Hi guys, this is Ate Anna. I'm sorry if I didn't have any vlog last month, but here's how my February went. Actually guys, ang dami nangyari. We celebrated, we mourned, but one thing is constant and it's family. Every weekend ng February may ganap kami. Ito, umuwi kami sa probinsya, which is Batangas, dahil meron kaming aatenda na kasal. And nagkataon din that time na namatay naman yung kapatid ni tatay, so sakto nandun na rin kami sa probinsya. But before we attended the wedding and funeral, dumaan lang kami dito sa clubhouse. Meron kaming lote dito kaso wala pang bahay yun. But since gawa na nga yung clubhouse, we just checked it out and napaka-peaceful dito. Konting lakad mo lang, nasa tabi ka na ng beach. After so, we attended the wedding and here are some moments na kasama ko si X and si Jeloy sa tabi ng beach. It was celebrated doon sa family resort. Tapos hindi ko na naipakita, no, but we attended the week after the wedding. The following weekend, naka-confine naman yung kapatid ko. Actually, by this time, parang 1 week na siya naka-confine and naawa siya kay Marcus sa anak niya kasi hindi niya nailalabas. Kaya si inay nag-decide siya na dalhin yung mga apo niya sa Tagaytay. As you can see, pumila kami for this breakfast buffet dahil favorite ni inay ito. Ako personally, hindi ko pa natatry ito. Sila nakailang balik na sila. Pero gustong gusto niya kasi masarap daw yung buffet and sulit daw. Pwede na inay. Sa totoo lang, hindi rin kasi ako makain sa umaga. Kaya hindi ako mahilig sa buffet. And nakakatry lang ako ng breakfast buffet sa mga hotel pagkasama doon sa room. Pinipilit kong tumayo kasi sayang, diba? Pero ito, napakaganda ng view. Yung pinaka nagustuhan ko is this fried rice and omelette station. Sobrang daming ingredients na pwede mong ilagay sa fried rice and sa omelette mo. Hindi ko nga alam kung ano magiging lasa ng fried rice ko, pero kung ano-ano lang pinaglalagay ko. Hindi ko alam kung anong ayan, binigyan lang ako ng number tapos sila na yung magdadala sa table. They also have this station na mga lutong ulam, may tapsi, may longganisa, daing na bangus, corned beef, yung mga breakfast na pagkain talaga. The coffee bar is okay for me, ah. Kasi kahit ano namang kape, okay lang sa akin basta makapagkape ako. Pero it has a nice choice of fresh milk or evaporated milk or condensed milk. Meron ding kapeng barako, may 3-in-1, and may tsaa nga ba? Hindi ko maalala. Sige. Ano yan? Ula-ula na lang. Coffee to, ano? Oh, tapos condensed ulala. May lasa ba ito? Baka mamaya. You want watermelon? Okay. Ato. Ito po. Ato. At saka ito. Galing o, nakakapag-vlog ako kasama yung anak ko. Pero ang bigat B. You want to use your fork? You want to use your fork? Mommy will try. Eh, ikaw na. Oh, wow. Show daw niya yung volcano. Where's the volcano, kuya? There? Yeah.
ubusin yung energy nyo. After so, we went to Tagaytay Picnic Grove. And grabe, parang grade school pa ata yung huli kong punta rito. And hindi si inay at tatay ang kasama namin that time. Ang kasama namin is yung tita namin and tito, which is kung naalala nyo si Troichi, yung nanay niya. Mga panahon na wala pa silang anak, kami yung anak-anakan nila. And nakakarating kami sa iba-ibang lugar kahit busy yung mga magulang dahil sa kanila. Kaya thank you talaga sa kanila. Medyo may narating naman kami nung bata kami. Alam nyo, share ko lang sa inyo, no? That time, nagtataka ako kung bakit hindi kami mailabas ng nanay at tatay ko. Pero ngayong malalaki na rin kami, nagets ko na kung bakit. Kasi kinailangan nilang gawin yun para mas maging komportable yung buhay namin ngayon. All because of their sacrifices ng mga maliliit pa kami that we get to enjoy our lives today. Sabi nga nila, thank you daw is not enough. Pero alam kong masaya sila na nakikita nilang nag-i-enjoy kami. Alexi, ano sabi ko kanina? Ah, baka mauntog daw siya doon sa tree. Sabi naman niya kanina. Sabi niya sa akin, careful daddy, careful. Dangerous. Dangerous? Dangerous daw, pababa daw kasi. Untog baby dito. Ang galing naman ni Alexi. Muna na mag-ingat ah. Go to daddy. Oh, Alexei, go to daddy. Akala ko ba gusto mo? Troichi, what a winter. Natulog na. Oh my God. Katingin nga Ate Ana niyan. Oh, ang ganda. The following morning, dinala naman namin sila sa Marcia Adams. Dito kami usually pumupunta ni Jelui kasi tahimik, masarap yung pagkain, nakaka-relax, nakakabusog. Kay Rach. Kay Rach. Hindi ko pa nadala yung wide na lens ko. Hello po. Opo. So, meron siya iba-ibang section. Ito yung loob. Tapos, meron dito yung parang merong may view sa kabilang side. Nakita nyo na to ata sa vlog. Ito yung pinanggalingan namin. Gulat sila. Ang dami namin. Kasi hindi sumasagot nung tumatawag ako. Balikan natin yung mga tao sa sasakyan. Nauna lang kami ni inay. Ayun na pala. Naayos lang. Naayos lang, tita. Meron naman daw. Kaso nagulat sila, Pipi. Sige, dire-direcho lang. Baby, ano yan? Vlog. Binata ko si Troichi. May girlfriend ka na ba, Troy? Okay, take picture first. Smile! Lower down your voice. Yes, but lower down your voice, okay? Hindi kama yan, anak. Chair po yan, chair. Dito, dito. Ano yung pita, pita bread. Sabi ko sa kanya, pita. Para kasi yung pita. Parang spinach chips ba ito? Baby, ano yung tikma mo, baby? Sorry, mami. Parang mayo. Alexei, crunchy. Okay, crunchy this one. Oh, do this one. Oh, po, so, 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 yan, yan. Parang mung pig. Parang? Mung pig. Mung pig? Oh, what's mung pig? Parang ano? Parang ano?
Parang cookies. Anak, ano yan? Pita. Parang cookies? Pita. Sarap iba? Sarap ikaw? Pinagat din mo. Naubos na. Dali ito rice po. Oh, yeah. First piece of taba. And the following weekend, sa tinagal-tagal ng kapatid ko sa hospital, baka talagang hindi meant to be. We had to say our goodbye to baby Nico and dinala namin siya sa probinsya, kaya balik probinsya ulit kami that weekend. Doon na kami, nauna pala kami kinamin, kala namin sabay, but nasa kanila si baby. This month of February taught me a lot, especially when it comes to family, na kahit anong mangyari sa buhay mo, whether you celebrate and you mourn, it is gonna be always with your family. Para ngayon ko talaga naramdaman na tumatanda na pala talaga ako. Merong nadadagdag sa pamilya, meron ding nawawala sa pamilya, but I truly believe that everything happens for a reason. Kaya pasensya na guys kung walang gaanong vlog last month. Alam kong kailangan ako ng pamilya ko at kung saan nila ako kailangan, dapat nandun ako.